Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ikatlong linggo sa karaniwang panahon at ipinagdiriwang ng inang simbahan sa Pilipinas ang natatanging kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol, ang Santo Niño. Ipanalangin natin katulad din niya, magkaroon tayo ng pusong mababa, mapagmahal sa lahat ng kapwa. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan at bago natin ito gawin, ating ialay ang banal na misang ito para sa lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa banal na sanggol para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para kina Anchet de la Rosa at Cel Solano. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, di naramdaman ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin. Salamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langin, Diyos amang makapangyarihan sa amin. Ama kasalanan.
Kristo ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging aminawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa sa mga nasabang katayuan upang kami mapabilang sa iyong mga pinaghaharian sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nulupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin. At siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ay, isa'y namamalas.
tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyon ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama na pagkalooban niya kayo ng Espiritu, ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata,
ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kasama nating kababayang nasa iba't ibang panig ng mundo sa ibang bansa. Atin ding binabati ang mga nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng ating opisyal na himpilan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas. Ngayon po'y kapistahan ng Santo Niño. Meron bang mga taga Cebu dito? Taas ang kamay na mga Bisaya. Wala, nasa Cebu lahat, umuwi. At halos lahat sa atin ay may Santo Niño sa bahay. O, taas ngayon ang kamay na may mga Santo Niño sa bahay. Yan. Marami ano. Marami ring Santo Niño ang ginagabok na sa bahay. Mga minamahal, ang kapistahang ito ng batang si Jesus, ang Santo Niño, ang pinakamatandang imahen pagdating sa ating pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas ay isang pagdiriwang at isang paanyaya. Hindi pwedeng pagdiriwang lamang. Alam ninyo ngayon sa Cebu, sa Romblon, may mga lugar na talagang ipinuprosesyon sa Pandakan, sa Maynila, sa Tondo. Ngayon ay kapistahan ng hari ng Tondo. Hindi ang batang Quiapo, ang hari ng Tondo. Ang Santo Niño. Mararangal na prosesyon, magagandang mga karosa. Talagang ginagastusan. O sa Cebu nga at sa Romblon, isinasayaw. Talaga namang nahihilo na ang Santo Niño sa kasasayaw. Pero paraan ng pagdiriwang. At sa atin ngang mga bahay, kanya-kanya, ang Santo Niño, binibihisan. Kung anong makita ninyo sa palengking damit, ibinibihis. Pag nakita ng pampulis, ibibihis. Pag nakita ng pangpiloto, ibibihis. Ginagawa ninyong Barbie ang Santo Niño. Kung anong maisipan, bihis. Pero higit sa mga ito, mga minamahal, higit sa mga garbong mga pagpuprosesyon, higit sa mga masasayang mga sayawan at kapistahan, higit sa mga pagbibihis sa Santo Niño, hindi lamang po iyon ang diwa ng Santo Niño. Siya'y hindi lamang ipinuprosesyon, siya'y hindi lamang binibihisan, siya'y hindi lamang isinasayaw. Ang Santo Niño dapat tinutularan. Ang kanyang halimbawa, isinasabuhay. Ang kanyang mga aral dapat nakikita sa atin. Yun ang diwa ng Santo Niño. At yun ang diwa ng pagdiriwang na ito. Bukod sa mga panlabas na paghahanda, bukod sa mga garbo at mga ginagastos ang mga kapistahan, iisa ang paanyaya ng Santo Niño. Yung siya ay tularan. Ay paano tutularan ang Santo Niño? Ay di yung sabi ng mabuting balita ngayon, ang sabi ng mabuting balita, kung wala kang ugali at puso ng isang bata, kailan may hindi ka paghaharian ng Diyos? Ay Father, paano ho kaming matatanda na? Hindi naman sinabi doon ang edad. Ang sabi doon ay puso at ugali ng bata. Kaya kahit ikay 80 na, pwede kang may ugaling bata. Hindi ko sinasabing isip bata ha? Iba yon. Ugali at puso ng tulad ng isang bata. At ano yung mga yon? May mga natatanging katangian ng isang bata na hindi ko rin maintindihan kung bakit habang tayo'y lumalaki, nawawala sa atin. Una, siya'y mapagpatawad, siya'y masunurin,
siya'y masayahin. Ang bata, mapagpatawad. Obserbahan ninyo ang inyong mga anak. Tingnan niyo pagka umuwi yan, naiyak. Nagkaroon ng kaaway. Tamo paglabas uli niyan maya-maya, magkabati na sila. Hindi na naiisip ko anong pinag-awayan. Yung magkaibigang batang naglalaro, nagkasakitan. Maya-maya kapag ka nagkaabutan ng isang lollipop, okay na uli. Ay obserbahan ninyo ang ating sarili, tayong matatanda. 30, 50 taon na, galit sa iyong kapitbahay na hindi mo alam kung bakit. Ang bata, mapagpatawad. Hindi nagtatanim ng galit. Siya ay laging may pagkakataon para tanggapin ang iba. Ay bakit tayo kahirap magpatawad? Nahingi na nga sa iyo ng sorry? Ah, hindi kita papansinin. Mamatay man ako. Tingnan ninyo, di ka? Napakalaking pagkakaiba sa mga bata. Eh paano ka paghaharian ng Diyos kung hindi ka marunong magpatawad? Paano mamumuhay sa iyo ang Diyos kung ikaw mismo'y walang lugar para sa pagpapatawad sa iyong kapwa? Kaya unang dapat tularan sa mga bata, maging mapagpatawad. Unti-unti, kung kayo galit sa inyong mga magulang dahil kayo napaghigpitan dati, galit kayo sa inyong mga anak dahil maagang mga nag-asawa, galit kayo sa inyong mga kaibigan dahil ikaw ay napagtaksilan, patawarin ninyo. Hindi makakabawas sa iyong pagkatao pag ikay nagpatawad. At ang pagpapatawad, hindi naman kailangan laging alam ng iyong pinatatawad. Pwede kang magpatawad kahit hindi niya alam. Eh kung hindi mo na makita, eh kung nasaan. Pero yung kapanatagan sa iyong puso, sinabi mong napatawad ko na ang kanyang ginawa. Hindi yung pagpapatawad na ano ha? Sige mare, okay na ha? Okay na tayo sa iyong ginawa. Huwag ka na lamang pupunta sa amin. Hindi ganun pagpapatawad. Mali iyon. Yung pagpapatawad na handa uling tumanggap. Ang bata, mapagpatawad. Ikalawa, ang bata, masunurin. Napansin nyo ganun kayo ay mga elementary? Pag sabi ng teacher, upo. O, digi upo ka. Tayo. Tayo. Arms forward. O, digi arms forward ka. Tingnan nyo pagtanda natin. Sabi sa iyong, tama na, tigil na. Hindi. Hindi ako magpapapigil. Tanyo pag kami nag-aaway sa inyo, ano? Pagka kayo may mga kamag-anak na nag-aaway, pag pinipigilan ninyo, lalong gigil na gigil. Huwag mong pigilan. Tingnan nyo kung yan ay aalis ng bahay. Tayo, habang tumatanda, parang nawawala ang pagiging masunurin. Eh, kanina tayo susunod ngayon habang tayo matanda na sa kalooban ng Diyos. Maging masunurin ka. Kung ikaw ay tatay, maging masunurin kang tatay ng iyong pamilya. Gawin mo kung ano ang ipinagagawa ng Diyos sa iyo. Kung ikay kaibigan, maging matapat kang kaibigan. Yan ang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay anak, maging mapagmahal kang anak sa iyong mga magulang. Maging masunurin sa kalooban ng Diyos na ipinagagawa niya sa iyo ngayon. Kung ngayon ay may sakit ka, may problema ka, ang kalooban ng Diyos sa iyo ngayon, magtiis para sa pagmamahal sa Kanya. Kung ikaw ay sunod-sunod ang suliranin sa buhay, napakaraming intindihin, ang kalooban ng Diyos sa iyo ngayon, magtiwala sa Kanya. Sundin ang kalooban ng Diyos sa araw-araw. Mapagpatawad, masunurin. Ang ikatlo, ang bata, masayahin. Napapansin ganin niya pag nakikita kayo ng bata, naku, ang cute-cute mo naman. Nakakatuwa. Halik-halik ka pa. Karga-karga ka. Tinyo paglaki niyan. Yung pagka nahabol na sa inyo pagpaalis kayo, lagi naman kayong galit. Kapag ka may hinihingi na, noong nagsasalita ng unang mama, papa, tuwang-tuwa kayo. Ngayon namang may hinihingi na, ayaw naman ninyong ibigay. Pero ang katangian ng bata, siya'y masayahin.
Tingin kayo sa inyong katabi, tingin. Oh, yan, tawan ng kaunti. Mahirap hong mamatay ng nakasimangot. Pag sa pangit ninyo sa kabaong, aba, eh, sige. Ako'y may kilalang namatay. Ay dahil masamang ugali at sungit na sungit hanggang sa kabaong nakasimangot. Pagkakasama. Tumawa ng kaunti. Ngumiti. Sapagkat ang kasiyahan, tanda ng pag-ibig. Kapag ikay masaya, kapag ikay nagagalak, ikay may pag-ibig sa iyong kalooban, yun ang pinagmumula ng kasiyahan ng mga bata. Di kaya ka natutuwa, hindi dahil siya'y masaya lamang, dahil mahal mo ang bata. Ganoon din tayo. Habang lumalaki, pwedeng pagmula ng kasiyahan. Sa paanong paraan, ay di ikay maging mapagmahal. At ang mga bagay na ito, mga minamahal, ang turo sa atin ngayon ng Santo Niño. Yung kakayahan natin na maging mapagmahal sa lahat ng tao. Yung pusong bata, yung ugaling bata, kailangang mayroon ka lagi upang sabi ng mabuting balita'y pagharian ka ng Diyos. Sabi ko sa inyo, iba yung isip bata. Iba yon. Yung nagbabata-bataan. Mali yon. Kaya nga, kapag may mga kasama kayong bata, maganda iyan. Eh kung hayaan ninyo mag-ingay, kaya nga bata eh. Huwag lamang kayo ang mag-iingay, huwag kayo ang maglalaro di yan. Malaking problema yon. Pagka kayo na ang nagtatatakbo di yan, pagka kayo na ang nagpapalipad ng lobo di yan, malaking problema yon. Pero dahil yan ay bata, pagmumula ng kasiyahan. Pero habang dinadala ninyo sa simbahan ng mga bata, unti-unting ituturo sa kanila ang kahalagahan ng banal na misa. Turuan silang lumuhod, turuan silang tumayo, turuan silang kumanta, turuan silang magdasal. Hindi basta na isama din. Hindi yung isinama ninyo ang bata dito, tapos sabi niyo, sige yan, maglaro ka na. Mali din iyon. Sapagkat habang bata pa, dapat unti-unti nating ikinikintal sa kanila ang kahalagahan ng ginagawa nating ito, ng pagsimba, kung saan tapatan at tuwiran nating tatanggapin si Kristo. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas. Number 159. Si Jesus bilang tao, bilang Santo Niño, ay may malaking pagtitiwala at palaging sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama niya. Kaya gusto mong makatulad at pagharian ng Diyos, tumulad ka sa Santo Niño, tumulad ka kay Kristo, tumulad ka sa mga bata, yung nagpapatawad, yung masunurin, yung laging masiyahin. Mga minamahal, ito ang ating hilingin ngayong araw na ito na ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Santo Niño. Bukod sa mga pagbibihis, sa pagpipiesta at pagpuprosisyon o pagsasayaw nito, higit sa lahat tularan natin ang Santo Niño. At hilingin ninyo kay Jesus na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Sabihin po ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang puso at ugaling tulad ng sa iyo, ang Santo Niño, yung laging mapagpakumbaba, yung mapagpakumbabang nagpapatawad, sumusunod, at laging masaya, tanda ng iyong paghahari at pagmamahal sa akin tuwina. Ang lahat po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat.
doon magmumula paririto at huko sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagpupugay natin sa Santo Niño at paggunita natin sa tanging pag-ibig ni Jesus sa mga kabataan, pagtuunan natin sila ng pansin at ipanalangin ang lahat ng kanilang pangangailangan, ating sabihin, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa buong simbahan at mga namumuno rito, naway higit nilang pahalagahan ang mga bata at kabataan at sa gayoy maging inspirasyon sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bata sa buong mundo, nawa sila'y masuyong mahalin, igalang at ituring na siyang parang pag-asa ng isang lalong mabuting sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa kabataan ng ating bansa, naway lumago sila sa katapatan at kalinisan, nagpapahalaga at nagsasabuhay ng mga Pilipinong pagpapahalaga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Katolikong magulang, naway kalingain nila ang kanilang mga anak kung paanong kinalinga nina Maria at Jose si Jesus at hubugin sila para maging mabubuting mamamayan at masisiglang kaanib ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng deboto ng Santo Niño, naway ang kanilang debosyon sa Santo Niño ay maging patuloy na inspirasyon para lumago sa pagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Diyos, pagkalooban mo kami ng praktikal na malasakit sa mga kabataan ngayon, naway maisulong namin ang kanilang kagalingan at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang iyong paghahain at ang kinamtaniyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalit ang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkataon naming alangan at hamak,
Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nakupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig
ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Salamat.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang isasagwa pong second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay, na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ng Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang tanda ng katapatan sa inyo, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob sa National Shrine. Ikatlo, sa paligid ng ating mga simbahan, may makikita kayong Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at mga ilang hinihinging detalye. Ito po'y tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kung sakali naman kayo'y mga OFW o mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon bilang isang pandaigdigang dambana. Sa Martes po, ika-23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling ni Padre Pio ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang ating mga healing masses at healing liturgy na may paggagawad ng langis, una ay sa ika-9 ng umaga, pangungunahan po ito ng rektor ng National Shrine ng Perpetual Help ng Baclaran, at sa 5 ng hapon, pangungunahan naman ito ng isang Aprikanong pari mula sa mga Adorno Fathers. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Yan, ito po ay bago nating announcement ngayon at sana'y kami inyong matulungan. Nabanggit ko na ito sa inyo dati. Pagdating dito sa Divine Mercy, mahirap matulog. Ano ho, pagka humiliya, tas ayaw ninyong makinig, mahirap pumikit. Kasi baka maya mabaligtad na lamang kayo dahil walang sandalan ang mga upuan dito. Medyo matagal na po ang ating mga upuan at sa pagnanais nating maging matiwasay, maayos ang ating pagdadasal, tayo po ay naghahangad na magkaroon ng mga bagong upuan para dito sa Divine Mercy Sanctuary, para po sa may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng gawaing ito, kayo po ay makipag-ugnayan sa ating opisina at sa ating pamisahan. 2,000 pesos po ang isang inilalaan natin sa isang upuan para dito sa ating sanctuary for pilgrims, Divine Mercy. Sa February 20, ito po, bilang bahagi ng ating pagpapalaganap ng debosyon kay Santo Padre Pio internationally, dahil sa ating aplikasyon bilang isang international shrine, may grupo po ng konfradiya ni Santo Padre Pio ang magtutungo sa Thailand, February 20 hanggang 25. Sa mga nagnanais pong makisama upang maging kabahagi ng pagpapalaganap ng debosyon kay Santo Padre Pio, tayo ay magdadala doon ng ribulto at saka relikya na ating iluluklok ang ribulto sa kanilang katedral.
kayo po ay makipag-ugnayan sa aming pamisahan o opisina hanggang bukas po para sa ating pagsasaayos ng ating pagpapalaganap ng debosyon ngayong Pebrero sa Thailand. Tayo po'y magbabasbas ng mga religious articles. Pero isang katisismo po pa sa inyo, baka kayo may mga santo ninyo pa sa inyo na may hawak na mga bariya, may hawak na mga prutas, hindi po ito pinapayagan ng simbahan. Ano? Maraming, napakaraming nagbebenta ng santo ninyo. At huwag pagkakita ninyo ng santo ninyo, bili ka agad kayo. Ano ho? May mga santo ninyong hindi kinikilala ng simbahan. Katulad nung may mga hawak na buslo ng bariya o may hawak na buslo ng prutas, hindi po kinikilala ng simbahan ang mga santo ninyong ito. Tayo ay may mga santo ninyong sadyang kinikilala natin na ating pinipintuho. Kaya maging maingat sa pagbili ng mga santo ninyo. Sa pagbabasbas din natin ng religious articles, atin ding ipapanalangin ang mga bata kasama noon ang pagbabasbas sa kanila. Salamat sa inyo ang ating sunod na misa mamayang alas 9 ng umaga. Inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Kayo po'y magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles at pagbabasbas para sa mga bata. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, mga imahen ng santo ninyo. Silang mga nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Basbasan mo rin ang mga bata, ang mga kabataan na naririto ngayon at ang mga nasa aming tahanan na hindi makaparito. Sila po'y bigyan mo ng lakas ng katawa at liwanag ng kaisipan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Sa pamamagitan ng aming pagmamahal at pagtatuguyod sa kanila, naway kanilang madama ang pag-ibig mo sa sangkatauhan. Sila na mga musmos, mga bata at kabataan, nawa po'y lagi naming magabayan upang ang lahat ng kanilang ginagawa at pagdidesisyon sa buhay ay maging naaayon sa iyong kalooban. Sila po'y iyong gabayan upang sa kanilang paglaki, ikaw ang kanilang puntahan, ikaw ang kanilang takbuhan, upang ang lahat ng kanilang ginagawa ay maging sa iyong kapurihan at sa kanilang kabanalan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sana katsay Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahindulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging tumulad sa pagpapakumbaba ng santo ninyo. Salamat sa Diyos.